Magandang gabi, mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. May PCD o post-concert depression pa rin ba ang mga fan ng Grammy Award-winning film artist na si Olivia Rodrigo na nakapanood ng Philippine leg ng kanyang Guts World Tour? Kung naka-move on na, good for you. Kung hindi pa, alamin na lang kung kailan nagsimula ang recreational activity na ito. Sa katatapos ng na-sold-out concert ng Filipino-American singer-actress na si Olivia Rodrigo sa Philippine Arena, maraming Filo o Pinoy Libis ang hindi lang happy, kundi happier na mapanood ang homecoming na kanilang pinsang Olivia ng live. Isa sa mga hindi pinalagpas ang first concert ni Olivia sa Pilipinas, si Jello, na isa lang naman sa mga pinalad na makakuha ng VIP pit ticket o yung pinakamalapit sa stage. Sobrang saya kasi feeling ko pinsan ko yung nagpe-perform here in her home country. Ilang beses din siyang muntikan ng umiyak and nafe-feel talaga namin na sobrang genuine. Pero hindi lang concert ni Olivia ang pinilahan ng fanboy na si Jello. Pati concert at fan meet ng ibang local at international artists present din siya. Gaya ng Eras Tour ni Taylor Swift at World Tour ng K-pop girl group na Blackpink. Since bata ako, sobrang interested ako with music. Doon ko na-develop yung interest ko with watching live performances. Best concert na napuntahan ko talaga would be Taylor Swift, the Eras Tour. Ang ganda lang ng overall greatest hits concept. Kuya Kim, kailan at saan naganap ang pinakaunang public concert? Kuya Kim, ano na? Ang kauna-unahang public concert kung saan kinakailangan magbayad ng mga manonood, ginanap sa London noong 1672, kung saan nagtanghal ang English violinist na si John Bannister. Ang admission fee, nagkakalaga ng 1 shilling. Ang may hawak na ba ng Guinness World Record para sa pinakamahal na concert VIP package? Ang American artist na si Bon Jovi. Ang bawat Diamond VIP Experience ticket kasi sa kanyang 2010 Circle Tour, nagkakahalaga lang naman ng $1,875 o mahigit 100,000 pesos. Ang concert naman ng British singer-songwriter na si Rod Stewart sa Rio de Janeiro, Brazil noong New Year's Eve 1994, dinagsa ng hindi bababa sa 3.5 milyong katao. Kaya ito naman ang may hawak ng record sa pinakamalaking attendance sa isang free concert. Samantala, para kay Jello, ang hilig niya sa panonood ng mga concert higit pa sa pagsuporta sa mga paborito niyang artist. Escape kasi from reality yung panonood ng concerts. There's no better way of experiencing those music than seeing them live. Kapag nanonood tayo ng concert, nagkakaroon tayo ng stress relief through fun. Kasama natin yung mga taong may parehong hilig. So ito ang nagbibigay sa atin ng feeling na connected tayo. Minsan may mga emotions tayong tinatago at ang concert ang isang way para mailabas ito. Actually, maganda yung pag-ipunan ng isang ticket kahit may kamahalan siya. May tinatawag na delayed gratification. Ibig sabihin, natututo tayong mag-antay. Mas nararamdaman mong worth it talaga. Pero alam niyo ba ng Philippine Arena kung saan ginanap ang concert ni Olivia Rodrigo? May hawak ding world record? Ito ang Philippine Arena na nakatayo sa 140 hectares, Ciudad de Victoria Complex sa Bulacan. Ang kasalukuyang may hawak ng titulong largest indoor arena sa buong mundo. Kaya nito mag-accommodate ang mahigit 50,000 katao. Bukod kay Olivia Rodrigo, ilan sa mga sikat na nag-perform dito sina Bruno Mars, Katy Perry, Harry Styles, Coldplay, K-pop groups sa Seventeen, Blackpink at Twice. Sinong local o international artist naman ang napanood mo sa Philippine Arena? I-tweet o i-comment lang, hashtag Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi, mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang mga lola na nakilala namin sa Cavite, thundersman sa ating paningin, asintado at malupit pa rin. Maglaro ng pollen. Wala kayo sa mga lolang ito. Kahit kasi maputi na ang kanilang buhok, kaya pa rin daw nila kayong pataubin sa paborito nilang laro, ang Holen. Natutuwa po ako sa kanila, kaya po binidyohan ko po kasi po parang bumabalik po ako ulit sa kabataan ko po. Ang mga lola dito sa Naik, Cavite nakatira, ang 72 anyos na si Lola Magdalena at ang BFF niyang si Lola Charita, 65 years young. Halip na magkwentuhan po kami na magkwentuhan, naisip namin mag-jolly na lang po. Isang po, mga bata po ang aming mga kalaro dito. Pag nakikita po kami ng mga matatanda, baka payakin pa yung mga bata. Bata pa lang, di ba ang naroon nila ito? Kahit nga po, tawagin ako ng nanay ko, mag-igib. Teka lang po, kasi talo pa ako. Ang nanay ko, ma'am, ipamalo na. At ngayon, thunders na sila.
ang paglalaro daw ng Hulin ang kanilang stress reliever. Pagkakatapos namin mga lakal, pinakapahingin ko namin, jojolin po kami. Si Lola Magdalena, nagtatabi raw talaga mula sa kita nila para makabili ng Hulin. Pag galing namin sa palengke, may mimili na kami ng 20 peso lang na Jolin. Ito po, solo lang po to. Habang ang Hulin collection naman ni Lola Sherita, nakatago daw sa daladala niya laging bag. Ang laman lang nito ay Jolin lang po talaga. Kuya Bim! Ano na? Mga Hulin o marble, nilalaro libu-libong taon ang nakakaraan. Katunayan, may mga clay ball na natagpuan noon sa mga libingan sa Egypt, pati na sa mga Aztec pyramid. Maliban sa clay, ang mga Hulin noon gawa sa mga natural materials gaya ng bato, minerals at glass. Pero alam niyo ba na ang paglalaro ng mga Hulin, hindi lang libangan. Meron din kasi itong benepisyo sa ating kalusugan. An exposure to sunlight will help yung bones nila mas maging healthy. Actively moving sila, no? Kapag semi-squat position sila, this will activate the muscle and bones. No? It will benefit also the heart and the lungs. Sa mental well-being, of course, nare-release yung mga happy hormones. Simple activity is better than no activity at all. Para kina Lola Magdalena at Lola Shadita naman. Basta kayo maganda, malakas ang katawan ko. Para baga nawawala yung wrinkles mo, umuubuwi ka sa pagkabata. Napakasaya po. Tiyak magliningning naman ang kanilang mga mata pag napadpad sila sa museyong ito kung saan makikita ang pinakamalaking koleksyon ng Hulin sa buong mundo. Ang Lee's Legendary Marbles and Collectibles sa isang museo sa Nebraska sa Amerika kung saan makikita ang koleksyong Hulin ni Lee Batterton na nagsimulang mag-kolekta mula pa noong 1954. Meron lang naman ditong mahigit 700,000 Hulin. Ito ngayon ang kinikilalang world's largest collection of marbles sa World Record Academy. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, hashtag Kuya Kim. Ano na, laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Sa tuwing tag-ulan o kung lumalamig ang panahon, problema ang mga gamit na inaamag. Paano nga ba ito susolusyonan? Kuya Kim, ano na? Nang magbakasyon kamakailan, si AJ sa kanilang bahay sa Kabanatuan, ito ang kanyang nadatnan. Ang cabinet niyang gawa sa kahoy, inamag. Hindi lang po kahoy, mga sombrero, bag, tumbler, tapos ball pen, parang kanin. Tapos nabulok, grabe, ang sakit sa lalamunan. Inala ni AJ? Yung pagmo-moist niya, nag-umpisa siya sa pader dahil sa ulan. Kuya Kim, bakit may mga bagay na tinutubuan ng molds o inaamag? Kuya Kim, ano na? Ang amag o mold ay isang uri ng fungus. Itong microscopic organism na maaaring tumubo o lumago kahit saan. Yung hangin natin may mga spores yan for ng molds. They are very tiny. Pero once na nakapasok yan sa isang structure, basta mayroong mataas na moisture, humidity, nagmumultiply sila. Marami namang rason kung bakit inaamag o nagkakaroon ng mold growth sa ating mga kagamitan sa bahay. Kabilang dito ang dampness o kung nababa sa ang gamit at poor ventilation. May mahalaga mang papel ang mga amag sa ating kalikasan, pero ang mold growth sa loob ng tahanan ay maaaring makasama sa ating kalusugan. Ano nga ba dapat gawin para hindi amagin ang ating mga gamit? Get professional help from cleaning service. Look for the source of moisture tulad ng mga leaks at mga water accumulation. So kung kailangan takpan, ayusin, discard the materials if it's possible. Yung nakukulob kasi. So kailangan nag-circulate yung air. Magagawan pa kaya ni AJ ng paraan ang kanyang inamag na cabinet? Ang resolution po namin, i-dispose na tapos general cleaning sa office. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.